Hey guys, what's up? Why Howard ya? If you've been observing this channel, malalaman nyo po na isa sa pinakapaborito kong type ng mga succulents or type ng halaman ay yung mga Howardia. And it's because medyo mas resistant sila sa pagkabulok or sa pagkatunaw. At the same time, marami din pong variety na pwedeng pagpilian sa mga hawas. At higit sa lahat, if you're just starting with succulents, you might actually want to take this route. Bukod sa maganda kasi yung mga Howardia, isa pa sa pinakagusto ko sa kanila is because they don't take up a lot of space. Dahil po maliit nga lang sila, mas madali magdilig, mas madali din maglipat. And marami po sa mga katulad ko na nag-aalaga ng mga hawos would actually have the same feedback. So today, gusto kong ipakita sa inyo yung isa sa pinaka-paborito kong seller din ng mga Howardia. And I would like you to judge kung okay po yung quality ng mga plants and kung okay po yung packaging. So please join me in this new unboxing experience for 2021. Here I am where the movie started. Facing it at the photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles. So what's up everyone? Welcome back to the channel. It's me again, Andrew. Marami po tayong plants, pero Howardia would always have a special place in my heart. Kasi bukod nga po sa mga reasons na sinabi ko, nakakatuwa lang din po yung hawak community, a lot of very nice people. Saka ang gusto ko po sa hawak community is that marami din po akong mga naging friends. So if you haven't joined already, please check Hello Howardia. So magagaling po yung mga admins dyan and they are all very experienced. So dyan po ako marami natutunan. So regards po and shout out sa lahat ng members ng Hello Howardia. This batch that I am getting is coming from one of my favorite sellers and that's none other than Indoor Beauty. So ito po yung page nila where you could see a lot of plants that are dati po meron na akong ginawang review of this seller, but this is my second big purchase po sa kanila and gusto kong makita nyo kung ano yung itsura ng mga halaman from the time that we open it, from the time we unwrap it, at yung mismong state at quality ng mga halaman. And then, bibigyan ko na rin po kayo ng mga tips kung ano yung mga ginagawa ko right after opening the package so that we can prepare these plants before repotting. We are switching camera para po mas makita nyo naman mabuti yung mga halaman natin. So, ito yung box na pinaglagyan po nila. And, so we have some papers. So the reason why ganito po yung packaging na ginawa nila is because hindi naman sila ganun kalayo sa akin. Pina-ship lang po ito via Lalamove. Kaya po advantage ko is that hindi na siya kailangan maghintay na matagal through LBC. So hangga't maaari, if you could buy locally from the garden centers, please do so para po maiwasan din natin na matagal naka-box yung mga halaman. Alright, so ito po yung mga binili nating halaman from Indoor Beauty. So we have 1 2 3 4, 5, and 6. So, 6 plants po yung titignan natin today. Ito po ay mga Howardia. And ang gagawin ko, ilalagay ko na lang po yung name and yung price for your reference. So, kung meron po kayo nagustuhan dito na hawo, you can easily look it up. And magkakaroon din po kayo ng idea kung magkano po yung price per type of hawo. Alright, so the first one. Right. So, yung price po for this plant at this size is this. Yan. So, this is my first Howardia. Okay, time for the second hawo. Okay. So, nakita nyo naman, di ba? Pag mga hawo, kahit ganyan siya karami, madali lang yung packaging. Alright. So, ito po. This is not the very first time that I'm having this. So, ito po yung pangalan ng halaman na to, for your reference. Inspect lang natin quickly ha, yung roots. So, ito po yung gusto natin mangyari kapag mga hawo na yung medyo malalabanos po yung ugat niya, that is a sign of healthy roots. Kapag po ganito yung itsura ng roots, tapos medyo hindi pa siya dry at hindi pa siya ganun katigas, actually, okay for us not to trim this anymore. Kaya po, yan din yung mga reasons kung bakit gusto ko na bumibili lang sa mga medyo malapit. Ay, kung kayang iwasan ipa-LBC yung mga plants, then go for it. Okay, time for our third plant. Okay. Right. Wow, maganda to. So this is the first time I'm having this. Medyo makapal-kapal po siya. Ito po yung name niya for your reference. So kung hanap din po kayo ng ganito or simply nagustuhan nyo lang siya and you would like to know how much this would cost you, ito po yung price. Ang ganda nito ah, kasi
Although na-trim na yung roots, what I like about this is the fact na makapal po yung dahon niya sa paligid. And we know that for them to produce roots, usually iniinom po nila yung mga moisture or yung tubig sa dahon sa paligid. So ito, marami siyang baon. So this is a good quality plant. If you want to have this too, then pakicheck na lang po siguro yung page ni Indoor Beauty. Baka meron pa po silang ganyang type ng hawo. So time for the fourth plant. Okay. Yan. So, isa to sa mga medyo excited ako kasi when I saw this available, ito yung isa sa mga pinauna kong pinareserve. So, ito po yung name niya for your reference at ito naman po yung price if in case na gusto nyo magdagdag nito for your collection. See, tingnan nyo mabuti. Although meron na siyang signs ng flower stalk which we might actually remove, para po mas maunang tumubo yung ugat, meron na siya mga pups sa ilalim. So that's a good sign, it's a healthy plant. And syempre, mas madali po yung chance na magpropagate siya. Imagine, you can get another plant of this type, even though it's priced like this, because meron na siyang mga pups. So isa to sa mga excited ako kasi wala pa ako gantong itsura sa hawo collection natin. So thank you so much to Indoor Beauty, finally. Alright, so itong dalawa, medyo malaki-laki sila. So, I'm excited to show you kung ano po yung itsura ng dalawang last two plants natin. Okay. Yan. So, kung naghahanap kayo ng mga hardy na tinatawag na Hawortia, yung medyo takot ka pa na baka malusaw, I suggest you get yung ganito kalalaki. Tapos hardy siya, literally kasi matigas yung dahon. At the same time, it also means na hindi siya ganun ka-prone sa pagkabulok at hindi siya madaling mamatay. So, katulad po ng mga Tsukikage, ganito rin po yung mga type ko kasi mas madaling ma-appreciate yung beauty nila. Kasi bihira sila mamatay eh, dahil nga malaki sila at siguro mas mature na sila prior to being uprooted. Ito po yung exact ID niya for your reference. And if you would like to know how much this cost me, ito po yung price. Ayan, ang ganda, di ba? So far, isa to sa mga paborito ko. And again, it's another first time ko po magkaroon ng ganito. Kaya total upgrade yung magkakaroon po tayo sa ating hawo collection. Minsan naman yung mga plants, kahit meron na ako, if I really like it, like yung mga Tsukikage, yung mga Hawortiopsis na Limifolia variegated, yan, kahit na marami na ako nyan, I still make it a point na magdagdag ako as much as possible kasi medyo gamay ko na. Tapos, you know, it won't hurt to have more of something that you really like. Alright, so last but not the least, ito po yung gustong-gusto ko eh. Kapag makapal yung ugat, tapos makapal din yung down sa gilid, and medyo patuyo na siya, ito po yung sinasabi ko na iniinom nila. To stay alive, iniinom po nila yung dahon sa paligid, normally from the bottom leaves, para po magtuloy-tuloy pa rin yung food production nila through photosynthesis. Pero ito nga, dahil marami siyang possible new growth at makapal yung dahon sa gilid, mas malaki po yung chance na bago sila maubos, nakapag-produce na po sila ng new roots. And if you can quickly check it out po, meron na siyang tumutubong mga bagong ugat. So that means, mas malaki yung chance nilang mabuhay. So this one, siguro mga 95% confident tayo na this will all survive. Okay, so papakita ko lang po sa inyo lahat yung mga halaman na meron tayo. So, ito po yung first. Ito nga pala yung name niya and ito yung price niya. Second, third, fourth, fifth, and sixth. So, ang total po na nagastos natin sa batch na to is this. Tapos, if you are looking for something like this, or kung hindi naman po lahat, or just some of these plants, please feel free to check out po si Indoor Beauty. I think they still have hawos that are available. Feel free to give them a message. And siguro sabihin nyo na lang po na ni-refer po kayo ni Andrew Brizuela. And say hi to them for me. So, yan po yung gusto kong i-share sa inyo about the unboxing. Now, kapag po na-receive natin sila, na-uprooted, do we need to plant them right away or meron pa ba tayong kailangan gawin? Normally, ginagawa kasi natin sa mga succulents is that we do air dry, right? So, ito lang po yung principle na ginagawa ko. Kapag po yung mga roots katulad nito is medyo dried na, what I do is that I trim them off. Kasi hindi naman po siya magagamit na ng mga hawo natin.
Right. Yung iba po, they are still scared of removing yung mga roots. Okay lang yun, it's normal to feel that way. Pero ako kasi, based on experience, medyo malakas na yung loob ko na okay lang tanggalin sila kasi tumutubo naman ulit. As long as you have the right watering, right sun exposure. So, ito, while okay pa siya, tingin ko medyo dried na, so tatanggalin ko na. Ito, yan. Titira ko na lang itong isa kasi nakita ko naman meron na mga bagong roots na tutubo eh. So, that should give us some confidence na hindi siya mamamatay. Also, kapag po meron tayo mga roots naman na ganito na mahahaba, pinipili ko yung mga dried na sa gitna. And I make sure na tatanggalin ko sila para po magkaroon naman ng space for the new roots to grow. Yan. And the next question po siguro is, kailangan pa bang i-air dry? Dahil po nagbawas ako ng roots at medyo nagkasugat siya, it's general practice to let it air dry for about mga 3 days. Minsan po kung gusto nyo naman gawin na air dry lang siya for about 2 days, that could also work. May mga pagkakataon pa nga na nag-air dry lang ako for 1 day and na-survive naman. Because yung mga hawos naman hindi masyado maarte as long as you have the right potting mix. So if you would like to know kung ano po yung magandang potting mix sa mga Hawartia, if you're just starting out, please feel free to check my other videos about hawos. Marami na po akong nagawang video dyan about proper care ng hawo, how to trim the roots, and how to repot them. And meron din po akong experiment showing yung mga results and different types of potting mix. So, ito po yung ating 6 additional hawos for this year. And I hope na enjoy nyo naman po yung experience. Sana po ma-check nyo rin yung page ng Indoor Beauty and add some hawos to your collection. That's all I want to share for today. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Don't forget to comment and to subscribe and like the video. Take care and peace out. See you next time.